sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi sa kanyang kinalulukan. Tinining aming panamitan para ang bayang magpag-ibig sa pandili niya na nanabi. Bayan ay nagpupuri sabay-sabay na dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang nipi. Bayan ngayon nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang ating banal na misa mo, paggunita kay Santa Gertrudes. Meron pong panalangin kay Santa Gertrudes para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Itong dasal nito ay malaking tulong upang makalaya ang mga malalapit natin sa buhay para makapasok sila sa kaharian ng Panginoon. Sa intersesyon ni Santa Gertrudes, ngayon pa naman ay buwan ng Nobyembre, buwan para sa pagdarasal sa mga yumao, sa intersesyon niya, nawa ang ating mga mahal na buhay na nauna sa atin, makapasok na sa kalangitan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang puso at kalooban ni Santa Gertrudes upang maging iyong maligayang tahanan. Tugunin mo ang kanyang kahilingang mapawi ang dilim sa aming puso at kalooban upang madama naming maligaya ang iyong pamamalagi at pagkilos sa kaibuturan ng aming pagkatao. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na yun, may isang matanda at iginagalang na guro sa kautusan. Siya ay si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakanin ng baboy, kaya't pinili siyang magbuka ng bibig sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan. Pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utosang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim.
Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal. At ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya, ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaalan niyang sa pulpakabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa't tinaligdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtataksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ng ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay, alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamalasakit sa kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y tinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina akong loob ay pinalalakas, kaya ikaw poon ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y tinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y tinataguyod ng aking Panginoong Diyos.
Magsitayo na po ang lahat. Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon ay may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't takbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila, tumayo si Zaccheo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, apat na ibayo ang isasauli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi din ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ng lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayo sa buwan ng Nobyembre, buwan ng mga yumao na nagdarasal para sa ating mga naunang mga kapatid sa kabilang buhay. Ating unang pagbasa, ikalawang Makabeyo. Nasaan sa santong kasulatan ng purgatorio? Si Judas Makabeyo sapagkat kalaban nila yung imperyong napakalakas na mga Puwersang Griego. Ito po yung imperyong Griego bago pa yung mga Romano. Si ang emperador noon, si Alejandro na Dakila, sa Ingles Alexander the Great, nasakop nila yung Israel. At si Judas Makabeyo lumaban. Eh siyempre malakas ang kalaban. Marami sa mga Hudyo ang namatay. At sabi ni Judas Makabeyo, "Ipagdasal natin upang makabayad sala ang mga sundalo, ang mga kapatid nating napaslang sa digmaan." Yan po ang basihan. Sa ating unang pagbasa, mapapakinggan natin ang isang modelong Hudyo sapagkat sinakop sila ng isang makapangyarihang paganong kaharian. Eh sino ba sila? Sila'y tapat sa iisang Diyos. Ano? Porket nandiyan ba yung malakas na kapangyarihan, babaligtad sila, babalimbing sila, isusuko nilang tunay na pananampalataya. Sabi ng mga pinuno, maging matatag tayo, maging tapat tayo. Ating ebanghelyo po ayon kay San
Lucas, ang katauhan ni Zaccheo. Si Zaccheo, narinig yun na. May mga nagsasabi, siyempre tayo laban sa korupsyon, laban sa pandaraya. Bawal magnakaw, huwag lumustay ng kaban ng bayan. Di ba yan ang panapin? Tama yan. Ngunit kasalanan yan. Si Zaccheo, pinuno ng mga publikano. Kilala ang kanyang katauhan, ang personalidad. Kaya yumaman yan ay, alam mo na, mga panunuhol, mga tungkol sa pera, makasalanan yan. Nung narinig nila, Zaccheo, bumaba ka, kakain ako sa tahanan mo. Ba? Di ba alam ng Panginoon kung sinong, anong klaseng uri ng tao ito? Alam ba niya? Alam ni Jesus ang kanyang iniisip. Kaya si Zaccheo nagsalita na, handa na siyang iwan ang lahat para maging tagasunod ni Kristo kasi si Jesus ay pumunta para sa mga naliligaw. Alam na niya, sa puso ni Zaccheo gusto na magbagong buhay. Ano, nakapanikala siya sa korupsyon eh. Gusto na niyang iwanan ang mundong, maduming mundong yan. Ano yung sinabi ni Zaccheo? May pera siya, mayaman siya. Kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko sa mahihirap. Kalahati. At kung meron akong dinaya dito, siguro meron ding nadaya siya. Apat na ibayo ang ibibigay ko sa lahat ng dinaya ko. Kinalkula na niya. Ito, dinaya ko. Niloko ko. Ha? May kaso ko laban dito. Binilang na niya. Walang matitira sa kanya upang sundin si Jesus. Sabi ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating sa bahay ni Zaccheo. Kaya ba natin yun? Na iwan. Kung tayo'y magsisisi, iwan na natin ang lahat. Ang santa po para sa araw na ito, si Santa Gertrudes. Dinadasal ko po, mamaya dadasalin din natin, buwan ng Nobyembre para sa mga kaluluwa. Ang sinabi, meron siyang mabisa o epektibong dasal. Sinabi na napakaraming mga kaluluwa ang mapapalaya mula sa purgatorio tuwing dinadasal ang dasal para kay Santa Gertrudes. Walang hanggang Ama, inaalay ko po sa inyo ang kamahal-mahalang puso ng iyong anak na si Jesus. Kaisa ng lahat ng mga misang ipinagdiriwang ngayon para sa mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa mga makasalanan sa simbahang Katolika, para sa aking tahanan at pamilya. Amen. Yan ang dasal para kay Santa Gertrudes. At sinabing, napakadaming kaluluwa ang papasok sa langit at malalaya sa purgatorio tuwing dinadasal ito. Sana eh, mapagbigay din tayo. Ha? Di ba? Gusto niyo, kung ikaw, naipit ka. Ha? Kaya tayo naman, magkawang gawa tayo. Araw-araw akong, mamaya, may ulat na naman ako, tumulong tayo. Huwag tayo maging manhid, bato. Eh kung ikaw ang nangangailangan, kung ikaw nando sa paghihirap ng purgatorio, may makakaalala pa ba sa akin? Di ba? Ayun, sige, pagnilayan po natin yun, ha? Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santa para sa araw na ito, mayroon pa isang santa, Margarita ng Escocia at Santa Gertrudes. Katulad ni Zaccheo, iwanan natin ang lahat upang sumunod kay Jesus.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zaccheo, nakita natin na ang tunay na habag, ang pinakamatatag at na pinagmumula ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin naway magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos. Tugon po natin, banal na awa, basbasan mo kami. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya, naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon, anumang oras siya dumating sa ating buhay, at hayaang siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ang mga yumaon, naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo. Banal na awa, basbasan mo kami. Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay magkasala at naway panatilihin mo kami sa iyong pagkalingap. Hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Ang tanging ninanais ko ay matang lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Gertrudes, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin ang mga banal na tao ay nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay,
at hangad mong kamti ng tanan, ito ang pinanggalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ginitain, sarili ni hain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ipagdasal natin ang mga kaluluwa, ang mga kapatid nating namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Margarita ng Escocia, Santa Gertrudes, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang purihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po. Ito ang Cordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, di karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. God.
kaligtasan sa Panginoon, siyang kaligtasan. Alleluia. Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Gertrudes upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mong anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silaya na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Panalangin ni Santa Gertrudes para sa pagpapalaya ng mga kaluluwa sa purgatorio, Nobyembre 16. Walang hanggang Ama, inialay namin sa iyo ang kamahal-mahalang dugo ng iyong anak na si Jesus kaysa ng mga misang ipinagdiriwang sa buong mundo ngayon para sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa mga makasalanan kabilang sa simbahang Katolika, sa mga nasa sarili kong tahanan, at pamilya. Amen. Amen. Santa Gertrudes, panalangin mo kami. Pagbabaspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nilang mga pangalan sa binyag na ikaw iibigan at paglilingkod ko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang
Nazareno, iligtas mo kami sa